Magandang araw mga karaket. Sa video pong ito ay atin pong pag-uusapan itong si Metan Evolution. Ito po ay isang NFT games kung saan makikipaglaban lamang po tayo sa mga zombies. Ay pwede na po tayong kumita ng cryptocurrency na pwede po natin ipalit sa totoong pera. Play to earn. So bago po tayo mag-proceed dito po sa kanila pong game mga karaket, ay atin munang kilalanin kung sino ba itong si Metan Evolutions. So eto po mga karaket ay play to earn arena battle. So dito po mga karaket, yan makikita po natin, isa-isahin po natin itong kanila pong white paper. At dito nga po makikita po natin yung kanila pong core team. So yan. At dito mga karaket, ayan, game on App Store, game on Play Store. So, ibig sabihin po, available na po yan parehas. And dito sa lower part mga karaket, makikita nga po natin yung kanila pong groups. Ayan, meron po sila ditong iba't ibang groups na pwede po nating salihan. Para nga po, updated po tayo dito po sa kanila pong games. So, ito po mga karaket, yung kanila pong pitch deck. Kung saan dito po mababasa po natin dito yung kanila pong mission and vision. So dito nakalagay, with the strong development of the current NFT game market, we believe this will be a strong and sustainable economic model in the next 3 to 5 years. So dito mga karaket nakalagay, what is Metan Evolution? So ito po ay isang NFT game mga karaket. This project has fantastic graphics. It is a hybrid of the IDO game style, which allows players to unwind in PvE mode and turn-based style, which combines highly competitive and tactical elements in PvP mode. So, ito po mga karaket, meron silang PvE and PvP. So, dito po sa kanilang core team, ay hindi po basta-basta yung kanila pong mga team po dito mga karaket. Sila po, experienced na rin pong mga tao. So, dito may sa lower part, ayan. Ito po yung sample po ng kanilang game. So, mamaya, ito try po natin lalaruin yung kanila pong game dito para makita natin yung iba't iba po nilang character. So, yan yung mga features po ng game po nila. Dito po mga karaket sa kanilang mechanism of action. So, nakalagay nga po dito ay free to play, free to earn. So, ibig sabihin pag free to play, ay hindi na po natin kailangan dito po ng mag-payment. So, pwede po tayong kumita dito kahit wala po tayong ilalabas po na pera. So, dito play to earn nakalagay, player can earn tokens by doing quests, paying PvE, PvP, clan, or event. Then, meron din po silang renting Metan. If the player does not have enough money to purchase a hero, they can rent one from the system. So, ayun, marami nga po pala tayo dito choices mga karaket. Pwede rin po natin rentahan yung kanila pong mga hero. So, dito po mga karaket sa kanila pong mechanisms of actions. So, dito po as player, yan, meron po tayong dalawang choice nga po kung gusto po natin bumili sa marketplace or lalaruin po natin yung kanila pong free to play. So, ayan. Pwede rin po natin i-upgrade yung ating po mga NFTs. Then, dito po sa PvP mode nila mga karakets, players will arrange a tactical Metan squad to fight in arena with other players. So, ito nga po yon. Team with stronger elements will give players a higher win rate. So, the more na mas malakas ka dito mga karaket, ay, syempre, mas malaki din yung iyo pong mapapanalunan. Then, dito naman po sa may PvE mode, the metans in the player's turret will be used to defend the base from monsters attack in order to gain experience points and upgrade the metans. So, ito nga po mga karaket, ayan, kailangan lang pong depensahan yung ating po mga turret. So, dito naman po sa daily quest po nila, ayan, every day the player will have a mission. When completing the mission, the player can collect valuable rewards. So, ito, araw-araw po dito mga karaket, eh, meron tayong ditong mga misyon. So, mamaya makikita po natin yan sa atin pong mismong game. So, ito naman po mga karaket sa may tokenomics po nila. So, yan, dito sa may MTE po, token in-game. Yan, unlimited. So, ito po yung kanya pong nasasakop, PvE, PvP, Quest, Tournament, at World Boss. Then, dito naman po sa may Metan mga karaket, token governance. So, ang kanyang maximum supply ay 100 million. So, dito naman, quest, staking event, trading, and tournament. So, dito po mga karaket sa my token release allocation po nila. So, i-check na nga lang po natin yung link nandyan po sa ating description box. So, dito meron po silang supply po na 100 million. Then, dito po mga karaket sa my lower part, ito na po, different NFT metans.
So, ito po si Thor. So, ito po mga Karaket, yung isa po sa mga hero po dito sa game po na to. Yung kanyang rarity. And makikita po natin dyan. At kung yung skill niya and equips. Then, dito naman. Ito naman si Jir. So, yan. Si Deadpool. Each Metan has equipment slots. Upgrading equipment will give more strength and thus higher rank level. Upgrading equipment. So, the more na nag-upgrade nga po tayo dito ng mga equipment, the more na mas malakas po tayo. Mas malaki din makukuha nating profit. Then, dito naman sa Evolve, mga Karaket. Ito, sa isa din po nilang mga hero. So, ayan. I-check na lang po natin yung kanila pong iba't ibang hero. At ito po yung kanya pong marketplace. NFT marketplace. Facilities users trade hero more easily. Besides, you can buy equipment for your partner to increase its power when fighting. So, ayan nga po mga Karaket, pwede po tayo bumili ng equipment din sa marketplace. Then dito, makikita nga po natin itong kanila pong roadmap. Ayan, kung makikita po natin dito sa quarter 2. So, nandito na po tayo sa quarter 2. 2022, ayan, mainnet PVP PVE, ranking summon Metan. So, ito po yung kanila pong susunod na roadmap sa quarter 3, social in-game, then gear system, social in-game quest battle pass. So, now po mga Karaket, proceed naman po tayo dito sa kanila pong white paper. So, makita po natin tong kanya pong gameplay. So, ayan, in Metan Evolution, the great battle of Metan and tower defense. You will experience the perfect combination of tower defense idol, turn-based arena, and defense game. Players summon the Metans and lead them to battle in areas occupied by zombies. So, simple lang. So, mamaya mga Karaket, lalaruin po natin ito. Then, proceed na po tayo dito. Sulyapan lang po natin itong kanila pong white paper. Dito naman tayo sa my Metans. Ayan, nakalagay nga po dito. There are 100,000 different NFT Metans. So, ito po yung iba't iba po nilang mga hero. Ayan, si Thor, si Goku, si Iron Man, saka Rubius. So, ayan, each Metan has rarity skills and equipment slots. Siyempre, magkakaiba po ito mga Karaket ng kanila pong kakayahan. Ayan, ng kanila pong lakas. So, nakalagay din dito, rarity is range from 1 star to 6 star. With 1 star being the most common to 6 star being the rarest. So, 1 yung pinakamaliit. Then, 6 yung pinakamalakas mga Karaket. Dito nakalagay, skills are passive and assigned at random. Players can change the skills of Metan. So, each Metan, meron lang po itong 4 po na skills. So, yun na po yung pinaka-maximum. So, ito po yung important stats po niya. Sa ATK, the power of Metan's attack. HP naman yung tawag sa health of Metan. Armor naman, defense of Metan. Then, speed, the agility of the attack and or movement. So, ito po mga Karaket, these stats can be enhanced by equipping gears. So, katulad po nito si Thor, sa each Metan has 5 equipment slots. So, ito yung kanya pong weapon. Meron siyang armor, may headgear din po siya, may foot gear, may footwear, saka gem. So, upgrading equipment will give them more power and thus a higher ranking level. So, dito po ay pwede po natin i-upgrade po yung ating mga hero para lalo silang lumakas. Upon reaching certain level and having accumulated certain number of stars, the Metan will evolve into a more powerful form. So, kapag na-reach na po doon po natin yung hanggang 6 stars, so yan, mag-evolve po yung atin pong mga hero. Ayan, napaka-exciting itong game na ito mga Karaket, lalo na ay sisimula pa lang po ito. Then, proceed na po tayo dito, ayan, game modes po tayo. So, Metans offers many game modes to satisfy players' interest and playing habits. You will be controlling an elite and powerful army to protect the city from zombies in the apocalypse. With exciting game modes like campaign, PvP, PvE, world boss. Ito yung PvP mode po nila. Players will arrange a tactical Metan squad to fight arena with another player. So, dito sa PvP arena, player to player po yung mga kalaban po natin dito. Players need to have good vision and formation skill. So, dito sa PvE mode po nila naman. So, nakalagay po dito, Metans in player's turret will defend the base from fires attacks of zombies. So, dito naman, ang laro naman po dito mga Karaket ay, ayun nga, depensahan po natin yung ating turret. Ayan, laban po sa mga zombies. Yun naman po yung sa PvE. Then, dito naman sa daily quest. So, ayan mga Karaket. So, mamaya papakita na lang po natin sa mismong games po. Then, dito naman dungeon po nila.
Yan, coming soon pa po yung kanilang dungeon. Then dito sa may world boss, set na po yung kanila pong world boss kung saan magsama-sama po lahat ng mga players para talunin po itong world boss po dito. Then sa clan tournament, ayan, meron din po sila dito. Coming soon pa itong clan tournament po nila. So dito sa free to play nila mga karaket, ayan, play to earn. So ibig sabihin dito sa free to play, di na natin kailangan dito maglabas ng pera para tayo nga po ay makapaglaro. So bawat player ay mabibigyan po ng turret for free when they begin. After a certain point, players can summon on non-FT metans and a number of MTE. MTE can use to open boxes in the marketplace for NFT metans. So non-NFT metans, however, cannot be evolved. So dito po mga karaket sa may free-to-play, yun naman po yung kanyang disadvantage. So hindi pwedeng mag-evolve yung iyo pong yung mga hero. Then exchange and have much lower stats in arena compared to NFT metans. So, syempre, free lang po siya, kaya mas mababa po yung kanyang kakayahan compare sa binili po natin sa marketplace. So, play to earn, players can earn from many modes in-game. So, sa play, free to play po natin mga karaket, if players do not wish to invest, they can use non-NFT metans for free to join the game and earn MTE. So, MTE nga po yung tawag po sa mag-earn po nating mga tokens. So, yan po yung sa free to play po mga karaket. So, syempre, libre lang po yung bibigay po sa atin. So, wag po tayo mag-expect na ganun kalakas yung atin pong hero. So, meron din po siyang limit. Katulad po nito, hindi siya pwedeng mag-evolve. So, dito po tayo mga karaket sa types of tokens. Ito nga po yung type ng tokens po nila yan. Pangalan po niya ay Metan Chain. So, meron siyang supply na 100 million po yung kanyang supply. Then, dito sa earning mechanisms naman po, yan, sulyapan lang po natin dito. Players can earn by trading. So, yan, pwede po tayo mag-trade po dito. Then, marketplace facilities, the ease of trading metans of players. Players can also buy equipment for their metans to increase the team overall fighting power. So, yan, pwede po tayong bumili po ng mga equipment para nga po madagdagan yung fighting power po ng atin pong mga teams or yung atin pong mga hero. Then, isang paraan para tayo po kumita dito mga karaket. Ayan, renting. So, pwede po natin i-rent yung mga metans for others for profit. The rental price will depend on many factors. Then, dito nga po sa pangatlo, players can earn the token via different game modes. So, yon yung token, pwede po tayong kumita sa depende kung saan po tayo maglalaro mga karaket. Then, dito sa ecosystem flow naman, ayan, natakel na po natin to kanina. Players can start the game for free and earn their NFT items, metan, MT tokens as reward for playing the game. Sabi nga po kanina, may dalawang bagay para tayo nga po dito ay makapaglaro dito sa Metan Evolution, which is pwede po natin gamitin yung free to play, which is yung atin pong hero ay limited lamang po, hindi po siya pwede mag-evolve. Yung isa naman ay pwede po natin bilhin sa marketplace. Yung bibilin po natin sa marketplace, syempre mas magandang klase po ito at ito nga po ay nag-evolve. Pero dito po sa may free-to-play, hindi po siya nag-evolve. Then dito naman sa may tokenomics po nila, sulyapan lang po natin ito. Ayan, meron po itong supply na 100 million po na metan. So, Binance, ayan, Smart Chain, BIP20 po yung atin pong network po dito. Then proceed na po tayo dito sa next, token summary na po tayo. Ay, ito po yung kanya pong token summary mga karaket. Dito sa IDO po nila, ayan, meron po silang 500,000 po na dollar at ito yung kanila pong initial circulating supply. So okay, dito sa may angel round, ito po mga karaket, note 5% at TGE 1 monthly vesting linearly over 20 months. So, sa angel round po nila, so ito po yung kanila pong allocation. So yan. Then dito naman sa private round po nila, so ito po yung kanyang 8% naman po at TGE 1 month. So, ito naman po siya. Then, dito sa may IDO. Ayan, meron dito mga karaket mataas. Yeah, 20% at TGE then release 20% basics on monthly. So, ito. Yan, nasa 6 months pa lang po mga karaket. Up to 6 months. So, proceed na po tayo dito mga karaket. Sulyapan uli natin itong kanila pong roadmap na nakita na po natin kanina. So, ayan, tapos na nga po sila dito sa may quarter 4. So, quarter 1. So, yan. Meron na po dyan public sale po nung quarter 1 pa lang. Then, Metan NFT sale, marketplace, staking, farming, and testnet. So, dito na po tayo ngayon mga karaket sa quarter 2. So, nandito na tayo sa mainnet, ranking, and summon Metan.
Then dito, yan, tingnan po natin yung kanila pong team. So, dito makikita natin yung kanila pong team, mga karaket, yan, yung kanila pong pangalan at yung kanila pong mga position o yung kanila pong katulad nito, nitong Viet, ayan, meron na po siyang 7 years na experience in mobile games. Then dito naman po, ayan, meron siyang 8 years experience. So, ibig sabihin, hindi po basta-basta yung mga partners po nila dito sa Metan Evolution. Experiensadong tao na po sila. Then dito, ayan, okay na po tayo dito. Dito naman po sa may vision po nila. So, ayan, we are a team of many years of experience in information technology industry. In general and games in particular, we believe that the path we are pursuing is the right one. So, isa lang naman po mga karaket yung kanila pong vision po nila. Ito nga po mga karaket ay maging strong sustainable economic model in the next 3 to 5 years. And dito mo sa may mission po nila, so yan, create sustainable project time, provide players with entertainment, platform in which players can benefit from participating and in investing in games with NFT game model. So dito, sulyapan naman natin tong Meta Evolution system po nila mga karaket. How to earn sa Metan Evolution? There are 3 types of coins circulating in Metal Evolution. 2 coins are blockchain and 1 is in the game currency. So ito po mga karaket, son, kung paano nga ba kumita yun. How to earn? Ayan, ito nga po yun sa Metan. Ayan, staking trading, rewards from events, rewards for reaching top rank, PVE and tournament rewards. Then ito nga po yung kanyang infinite niyan, win PVE battle. Then dito naman sa kanyang MT, yan, kailangan manalo sa PVP battle at game daily quest, then rewards game achievement. Ayan, reward. So, yan nga po mga karat, explore na lang po natin nito, yung mga link available naman po sa atin pong description box. Dito naman sa main token nila, tinatawag po na Metan. So, ito po ay mainstream token of the whole metal Metan ecosystem. So, at ang ways to earn naman po dito sa Metan mga karaket, ito po ay trading. Users can get Metan from selling NFT products on the marketplace. You can also buy Metan on crypto exchanges that list the Metan token. So, yung pangalawang way ay staking. Yung pangatlo, event rewards. Then, pang-apat po na paraan, top rank arena. Then, professional tournaments. Then, the usefulness of the Metans. So, ito nga po mga karaket. Ayan, pwedeng staking, buying and selling in marketplace and in-game upgrade. Then dito naman po sa sub-token po nila, which is tinatawag po na MTE. Di ang paraan naman dito para kumita dito po sa MTE po nila mga karaket. So yan, mananalo po tayo dapat sa PVP reward, so sa daily quest, sa game achievements po natin at saka sa trading. Then dito po pa sa next po, dito sa gold, in-game money gold naman po, ayan. Ang ways of earning naman po dito, this coin is only circulating in-game, serving the features in the game. So, ang supply po nito mga karaket ay unlimited. Ang paraan naman para kumita po dito sa ways to earn gold, so yan, PVE rewards gold, win PVE games and get gold rewards. So, yun nga po, simplest mga karaket ay, kailangan po natin manalo para tayo nga po ay kumita. Then dito, how to play to earn. So, paano naman tayo magpa-play para tayo po ay magka-earn? So, players buy the open Metan box. So, buksan lang po ng Metan box to receive heroes. Or you can buy heroes directly on marketplace. So, pag okay na po yung ating pong mga heroes, players can enter game to build squad and play PvE. So, pwede na po tayo maglaro dun mga karaket. Ayan, complete daily quests and achievements. Then, the reward of winning will be MTE and gold. Then, pangalawa, ito, level up heroes. Pwede natin level up yung mga heroes po natin para mas maging powerful po sila. Then, pwede po natin evolve yung ating mga heroes, mga karaket. Then, dito, equip gears to heroes. So, yan, equip heroes with gears to increase their power. So, ito, napakaganda mga karaket itong kanila pong game. Then, dito, proceed na po tayo dito sa may gameplay heroes NFT po nila. So, yan, heroes has 4 main stats. So, yan nga po, attack, health, defense, and agility. Players will receive when opening box on trading on marketplace. So, basic information, so ito po yung atin pong makukuha tayo po nga po ay bumili. So, ayan. So, rare heroes, then hero skills. Makikita po natin yung kanila pong mga skills dyan. There are more than 30 types of heroes. Then, dito, proceed po tayo dito sa my gear NFT naman po mga karaket. So, ito naman po yung kanila pong gear.
NFT. So, ayan. Meron po sila dito main groups of gear, which is tinatawag po na weapon, helmets, body armors, and shoes. Para pang-protekta po natin ito, mga karakay. Dito naman sa unique. Unique po itong tawag nila po sa mga gears po na ito. Yan. Ito naman po nung gears that are players themselves selects the desired attributes. So, dito po yung materials ni Dead to Craft Unique Gears. So, ito naman po mga karakit, yung itsura po ng ating po mga unique gears. Then, dito naman po sa World Boss. So, coming soon pa ito mga karakit. Hindi pa natin yan makikita. And dito naman sa Daily Quest. Ay, Daily Quest naman po yan. Kailangan manalo ng PvE mode 3 times. Para nga po ito, makukuhang reward. Then, dito naman sa PvP, kailangan manalo ng 5 beses. At ito yung makukuha po nating reward. At play PvE 5 times, ito yung reward na makukuha. At kapag sa PvP 10 times na naglaro yan, ito po yung makukuha natin. Then dito sa may achievements po, so yan, sa stage 1, so check na lang po natin mga karaket. And sa stage 1, meron 15 po ito na reward sa makukuha. Then the more na mas mataas po yung atin pong stage, so yan, may malaki rin po yung ating makukuha po na reward. Then dito sa clan, coming soon pa po mga karaket. So, tapos na po tayo dito sa kanya pong white paper mga karaket. Proceed naman po tayo sa iba pa. So, eto po mga karaket, meron po sila ditong private sale. So, whitelist giveaway. So, yan, pwede na po tayo dito mag-join sa kanila pong giveaway mga karaket. Meron pa po silang slots po na 600 po na slots. Baka tayo nga po sakaling makapasok pa po dito dahil marami po ditong nagre-register. So, pre-sale whitelist giveaway. So, yan, meron silang pamigay po na 100,000 po na USD. So, dito mga karakit, event duration from now till February 24. So, meaning, pagkapanood mo itong video po na itong mga karakit, pwede ka na makapag-register nga po dito dahil hanggang February 24 lang po itong kanila pong pre-sale whitelist. Then, dito mga karakit, makita po natin yan. Maximum personal ka po ay 250 po BUSD. So, yan, ang IDO time po mga karakit ay February 25. So, abangan po natin. Then, dito mga karakit, i-click po natin ito para tayo nga po dito ay makakuha po ng mga updates po sa kanila pong Twitter. So ngayon, papanoorin po natin yung kanilang game mga karaket. Lalaroin po natin. So dito po mga karaket, maglalagay lang po tayo ang ating pong pangalan. So create name. So bahala na kayo, basta 3 to 16 characters. So confirm lang po natin siya. So dito po mga karaket, nandito na po tayo sa mismong dashboard po natin. So, ayan. Ang gagawin lang po natin. So, i-check muna natin itong nasa lower part. So, dito sa may inventory. So, dito mo natin makikita yung ating mga nakukuha dito po din ng mga tokens. Na dito naman sa may challenge. So, ayan. Pwede po tayo ditong mag-join. Ayan. May mga play po dito. Nandito naman sa may campaign. So, ito na nga po mga karaket. Yung pinaka-home base po natin. Then, dito sa may upgrade. So, ayan, pwede po natin dito upgrade po yung atin pong mga heroes. Yan, may turrets din, may base and talent. Then, dito sa may missions. So, ito po yung kailangan po natin magawa, mga karaket, para nga po tayo dito ay maka-earn po dito ng mga tokens. Then, yan yung daily po, mga karaket, ha. Then, dito sa may achievements. So, dito mo naman makikita yung inyo pong mga achievements. So, i-claim mo lang po itong mga yan. Yan, meron tayo nakuha. 100,000 po, yan. Upgrade base to level 40. So, kung makikita nyo po dito mga karaket, so yan, meron silang lucky spin. Then, dito po naman po sa my shop. So, dito naman natin makikita yung mga gems po natin, yung gold, yung fragments. So, dito pwede po tayo bumili dito mga karaket. Kailangan lang po natin dito ay, ayan, meron po siyang mga prices. So, may kamahalan din. Then, dito sa my login mga karaket, ayan, kung daily po tayo dito magla-login, meron po tayo makukuha po dito na mga diamonds or ito pong mga coins, mga tokens, or ito pong mga gears, mga karaket. So, gagawin lamang po natin dito, kung gusto nating madoble ito, click po natin itong double, then, o kung ayaw naman natin, i-click natin itong claim. So, dahil tayo nga po ay, ano, di na magtagal tong ating video, ayan, i-claim na lang po natin siya. At dito mga karaket, ito po yung event po nila. So, pag-clinic po natin yan. So, log in day 8 Grand Hero Mina. So, ayan naman po yung challenge. Kailangan day 8. Ayan, para makuha po natin itong si Mina. So, claim lang po tayo mga karaket muna.
Ito naman sa guild. Ayan, dito naman natin makikita. Ayan, kung ayaw natin ng may music, pwede po natin yan i-stop. O kung gusto natin, o-open nyo lang po. Then dito sa may gilid, meron kayo makikita ang limited offers. So, i-click nyo lang po yan. Explore nyo lang po itong games po nila mga karaket. So, dito meron po tayong makukuhang mga free. So, yan. Araw-araw dito, manonood lang po tayo dito mga karaket ng advertisement. Then, dito may makukuha po tayong free surprise pack. So, depende kung ano po yung lalabas. And, meron po sila dito mga hot deals din and dito sa special. So, sa ngayon, ayan, mga karaket. So, meron siyang mga prices na nakalagay dito. So, back na po tayo. So, dito naman po sa special offers po nila. So, tapos na tayo dyan. Dito naman sa hot bundle. So, dito naman makikita po natin itong si Racine. So, wala po dito nakalagay pa dito kung magkano siya. At dito sa hot bundle po nila, ayan, i-check po natin. So, ayan, si Goku. Ayan, pwede po natin siyang bilhin. So, sa ngayon, wala po siyang price na nakalagay dito. You can buy one only of these offers. So, isa lang po yung pwede po natin bilhin po dito. Then, dito naman sa campaign investment. So, ito, complete map 1 to claim. So, ayan nga po yung kailangan natin gawin mga karaket after making this purchase. Clear campaign chapters to earn lots of gems. So, mga gems naman po dito. So, now, click po natin itong start mga karaket. At dito nga po, select your turret. So, mamimili lang po tayo kung ano yung turret po natin. Then, mamimili din po tayo kung ano yung mga hero po natin na gusto po natin ipag-ilaban dito. So, halimbawa ito. Namili tayo ng 4. So, ayan. Alright. Oh, okay na. Then, i-click lamang po natin itong button. So, ayan. Pwede po kayo mamili dito mga karaket sa may lower part. Kung makikita nyo yan, iba't iba yan. May apoy. Dito, iba naman. So, iba naman dito. So, kayo na po bahala. Then, battle lang po natin. Ayan. Yan, victory, nanalo po tayo mga karaket. Congratulations, you received the following rewards. So, okay lang po natin yan. Balik po tayo sa home. Start na naman po tayo ng game. So, makikita nyo nga po yung stage natin, 1 over 20 na. So, kailangan mapuno po natin yung 20 para mag-level up po tayo. Then, pwede po kayo dito magpalit ulit ng inyo pong mga heroes. So, hindi na po tayo magpapalit. So, yan. Yan, victory ulit tayo mga karaket. So, napakaganda. Ganun lang po siya kasimpleng laruin. Itong si Metan Evolution. So, back na tayo. Ulitin ko po mga karaket na itong kanila pong IDO ay sa February 25 na po. So, upon watching this video mga karaket, pwede na po tayo mag-register po dito sa join giveaway nga po nila. Baka sakali tayo po ay makapasok. Meron na lang po silang 600 po na slots. Then, dito, ayan nga po, i-take notes po natin itong February 25 po mga karaket. Hanggang dito na lang po itong ating tutorial mga karaket. Huwag niyo po sana kalimutan po i-like itong ating video. At i-share na rin po sa iba para nga po updated po sila dito kay Metan Evolution. Huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe para updated po kayo sa susunod na kabanata. Happy earnings mga karaket! See you on my next video!